Sa nangyari ngang laban ng Gilas Pilipinas kontra nga sa Latvia ay talaga namang ginulat natin ang buong mundo dahil hindi nga nila inaasahan na matatalo ng Gilas Pilipinas ang Latvia, ang PIBA World Ranking number 6. Kung real talk lang ang pag-uusapan ng tingin nila sa Gilas Pilipinas sa Group B na ating kinabibilangan ay pang-buena mano lamang ng mga power ranking na kagaya na lamang ng Latvia at gayon na rin ng Georgia. Ngunit pinatunayan nga ng Gilas Pilipinas na hindi nga tayo pipitsugin at nasyak nga dyan ang coach ng Latvia at hindi nga siya makapaniwala na yung kanyang game plan ay hindi umubra sa galing naman ng game plan ni Coach Tim Cone. At dahil nga sa panalo ng Gilas Pilipinas ay tumaas ang respeto sa atin pagdating sa larangan ng basketball. Kung dati nga ay minamaliit lang tayo, ngayon ay talaga namang tuwang-tuwa sila sa naging performance ng Gilas Pilipinas at tumaas ang kalidad ng larangan ng basketball sa atin. At kahit nga ang mga NBA player ay nag-react, kabilang na dyan si Shaquilla o si Shaq O'Neal na alam naman natin na tinatawan-tawanan lang noon ng mga Pinoy bowlers, ngunit ngayon ay humingi nga siya ng pasensya at hindi niya nga daw alam na ganun pala ang laro ng Pilipinas pagdating sa basketball. At panigurado ngang papasok na ang Gilas Pilipinas sa second round ng Olympic qualifying tournament kung saan may posibilidad nga na makaharap natin ang Montenegro. Ngunit mamaya nga ay kailangan muna nating pataubin ang Georgia upang tayo nga ang number 1 sa standing pagdating naman sa Group B. Paniguradong mataas ang confidence ng Gilas Pilipinas at malaki ang tsansang matalo natin ang Georgia. Huwag lang maging masyadong overconfidence ang Gilas at dapat ay focus pa rin pagdating sa laro. Sa nangyari naman sa Latvia ay masyado silang naging overconfidence at pinabayaan nga nila ang mga Gilas player nung first quarter na tumira sa labas at hindi nga nila hinigpitan ang kanilang opensa at depensa. Kaya naman nagsisi sila nung tinambakan sila ng Gilas Pilipinas ay hindi na nga sila nakabawi at mantakin nyo. Simula first quarter hanggang matapos ang fourth quarter ay hindi man lamang sila lumamang sa Gilas Pilipinas. At bukod pa doon ay hindi nga nila masyadong na-scout itong si Justin Brownlee. Akala siguro nila ay pipitsuging import lamang kaya naman ginulat sila ni Justin Brownlee at nagpakitang Gilas. Sabi nga ni Kai Soto, si Justin Brownlee daw ang Michael Jordan ng Pilipinas at marami namang beses na pinatunayan na ni Justin Brownlee na kayang-kaya niyang tulungan ang Gilas Pilipinas pagdating sa basketball. Kahit nga si Jordan Clarkson ay napareact sa panalo ng Gilas Pilipinas. At kung kayo naman ang tatanungin sa tingin nyo, malaki kaya ang tsansa ng Gilas Pilipinas na makapasok sa Olympic sa Paris? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.